afternoon, pag-uusapan natin, no? It's been already 6 or 7 months since binuo ko itong motor na to. It's not brand new, alam naman natin lahat yun. Nabuo ko siya 6 or 7 months ago. So today, pag-usapan lang natin kung ano na yung mga na-experience ko sa kanya during those 7 months na pagta-travel. Mga city ride and mga long rides. So this is an honest, straightforward review of my bike na ginagamit ko na for approximately 6 to 7 months already. So let's do this. Hindi ang kaya rito. Dito kaya. Yun, no? Meron, no? Ito tayo tumahan. Yan. Op, 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 op. So hanap lang tayo ng spot na hindi masyadong maingay. Okay, so 7 months, no? So after 7 months of using, ito yung mga napansin or mga comments ko about this bike, no? Nagamit ko siya sa short ride, city ride, and even sa long ride. So alam naman natin lahat na hindi ito brand new, no? So this is a restored bike. And ang concept natin, no, for this custom is rat bike, no? So ang rat bike is basically making it raw. Usually walang pintura or kung meron man patina. And all the rest are customized, no? Mostly are mga improvised parts. We make it as raw as possible. So walang mga ganong aesthetic. So that's the concept of this bike. It's a rat concept. So we've been using this for 7 months now. Mga more or less 6 to 7 months since ni-restore natin siya. So kung saan-saan na rin natin to nadala, city ride, night rides, nakarating na to ng Marilake, Laguna Loop, even sa Infanta. And hopefully more rides ng mga dadaloy nito, more rides to come for this bike. Compare ko lang siya sa last bike ko, which is yung Vespa LX150 na automatic. Sobrang magkaiba sila, no? Kumbaga sa magkapatid, sobrang magkaiba sila ng personality. Unahin natin sa biyahe, no? Kamusta siya sa mga biyahe, sa long ride, short ride. Isa lang masasabi ko pagdating sa biyahe, comparing to sa previous bike ko, no? Yung automatic na LX150, sobrang tagtag nito. So ramdam mo lahat ng mga potholes, crack ng kalsada, and talagang pag-uwi mo, talagang pagod na pagod ka. Secondly, kung sa speed ng pag-uusapan versus yung previous automatic ko, I think even sa ibang brand, no? Eh medyo nababagalan ako sa kanya considering na 150cc siya. Mahirap siyang ihataw unlike yung 150 ko na konting piga mo lang is pwede kang mauna sa group ride nyo para mag-video. Pero for this bike, pag binablog ko yung mga ride namin, ang hirap humabol lalo na kung mabilis yung nasa unahan. So may impact actually yun sa pag-video ko sa mga rides namin. And also siguro may factor din since itong unit na to is parang 90% made of bakal. Naalala ko lang ang pinaka-plastic na part lang niya is itong horn cast. Ito. Tsaka itong nasa ibabaw, ito. All the rest yan, bakal yan. So talagang makapal na bakal yan. So wala ng other plastic parts. So, napakabigat niya. So mabigat siya, mahirap siyang ipark, mahirap siyang itulak. It takes a lot of getting used to. Kailangan masanay ka sa bigat niya. Ngayon medyo sanay na, pero naalala ko talagang medyo ang hirap sa umpisa, no? Lalo na pag i-center stand mo pa lang. Meron siya talagang technique dahil bubuhati mo yung buong bike niya. Isa pang napansin ko using this bike, no, ang nanibago ako is ang ingay niya sobra. Since 2-stroke ang engine niya, talaga meron siyang kakaibang ingay, lalo na pag bagong start. Pero pag tumagal-tagal na, nalilesen naman yung vibration and ingay niya, pero sobrang ingay pa rin compared sa mga 4-stroke na scooter. Kaya pag ini-start ko to sa bahay, usually nilalabas ko pa to ng gate sa labas ko, pinapa-andar, pinapa-start, lalo na kung gabi. Dahil talagang napaka-ingay niya pag ini-start mo. So yata talaga pag 2-stroke, ewan ko lang. Comparing dun sa 4-stroke, napakatahimik, swabing-swabing yung tunog. Pero may pagka-unique factor to, lalo na pag kinumpare mo dun sa mga modern scooter, no? Lalo na pag napapansin nilang mayroon tong extra na gulong. Lalo na pag nakita nilang walang pintura to, bare metal siya, dun nagugulat sila na ang buong motor ay yari sa bakal. Another factor, no, na natutuwa yung mga tao pag nakikita sila ng ganitong bike, nagugulat sila na mayroon siyang preno sa sahig. Which is, nga naman, unusual compared sa mga ibang scooter. Lalo na pag nakikita nila na manual pala to, no? Tapos ang gearing ay nandito. Grip shift siya. So may mga ibang tao na alam, pero usually most of the riders na hindi nakaka-encounter ng ganito, medyo naninibago sila na gear shift siya. Also lalo na pag narinig nila mag-start na tunog tricycle talaga, 2-stroke eh. So may kakaibang ingay siya, no? Na for me, appealing naman.
So for me, ang kagandahan ng concept na rat bike is hindi ka matatakot mag-explore and mag-customize kasi wala naman talagang rat bike na iisang itsura. No? When you say rat bike, talagang puro customization yan. Every part, lahat ng pwede mong i-customize to your liking is walang mali. Walang mali sa rat bike. Pag long ride, may nilalagay pa tayo rito ng front rack, no, dito. So, pakita ko yung picture na dyan nakalagay yung fog lamp natin. Usually, pagka city ride lang, hindi ko na siya kinakabit. Pero kinabitan ko siya ng dalawang fog lamp, yung rack na yon, para mas maliwanag lalo na pag inabot tayo ng night ride. So far, mga nasira na sa kanya during may past 6 months or hindi naman nasira, yung mga kailangan palitan is nagpalit ako ng pilot jet. Nakarating to ng Laguna, nasira yung pilot jet, buti nakauwi pa ako. And then upon checking, no, so yung pilot jet ko talaga, hindi ko alam kung bakit ganun, bago naman yung carb ko. After naman yung napalitan, okay na uli yung takbo niya. And then another thing, papunta akong Bulacan one time, biglang naputol yung clutch cable. So as you know, lahat ng parts nito are all mechanical. So naputol yung clutch, so there's no way ako makakauwi dahil hindi ko matimpla yung gas, di ba, without the clutch cable. So buti na lang may spare tayo, kinabit natin. Buti na lang natulungan tayo ng isang mekaniko na may malapit na shop doon. Also, isa sa mga dinagdag ko dito na hindi lata, naglagay ako ng foam inside dito. Usually kasi ito is spring type to eh. So yun yung talagang style ng upuan niya. Pero sa long ride talaga, believe me, sobrang sakit sa puwet. Hindi siya komportable. Kaya dinaya ako na lang, naglagay na lang ako ng foam sa loob. So, ang mga bad trip lang dito, lalo na sa umaga or pag matagal mo siyang hindi ginamit, yung hard starting, no, lalo na pag cold start. Pero once naman na na-start mo na, okay na yun, goods na yun, tuloy-tuloy na yung biyahe mo for the day. So mas no-feel ako ngayon bumiyahe sa malalayo, no, nung na-experience ko na kung paano maglinis ng mga carburetor, which is dati hindi ko naman ginagawa dahil fuel injected yung mga motor natin dati. Pero once you own one, dapat talaga matutunan mo yung mga basic kalikot. Salamat din sa mga kasama ko, no, na tinuturuan ako all the way, no, nag-guide sa akin. Okay, so how does it feel like to own this kind of bike, no? So alam niyo yung parang mayroon kang another son na may pagka-rebelde. So ganoon yung feeling ko dito sa motor na to. Maaasahan siya at times, pero minsan talaga may mga topak siya, no, kailangan mong i-manage o kailangan mong harapin, no. Pero eventually pag nakabisado mo yung mga topak niya and then kaya mo na siyang troubleshoot, I think wala namang problema. So what are my plans dito sa bike na to, no? So actually walang katapusan talagang plano dito. Hindi mo matatapos ang pagko-customize, lalo na't nga rat siya. Hangga't may naiisip kang idea, to ilalagay mo sa kanya, no? So kung ano lang ang naisip mo, pwede mo naman ilagay dyan. So walang rules sa pag-customize ng rat concept, no? So kanya-kanyang trip lang talaga yan. So wala kang problema, wala kang poproblemahin. Hindi ka mape-pressure na mayroon kung ginagayang concept or estilo. So kung ano yung iniisip mo, tama yun, iniisip mo eh, sa'yo yan eh. So kung ano yung maiisip mo sa bike mo, gawin mo lang. Actually walang mali, kung anong konsepto yung maiisip mo dyan sa bike, pwede mong gawin. Customize all you can pag ang concept ng bike mo is a rat. Basta for now, I intend to enjoy this unique rebel scooter. So hanggat pwedeng sagarin. So kung anong maiisip natin na konsepto rito, walang mali mga paps. So lagay lang ng lagay kung anong maiisip natin. Pag pangit, tanggalin. Pag maganda, di stay. So yun lang, wala na tayong maidagdag. Basta for now, I'm happy kung ano yung niya ngayon. Alright, so ciao, ride safe everyone, kagabi na.